pinabangan ng Bansang Pilipinas para sa MRF, sa agriculture. So, ako po Edwan, itong mga ginagawa kong machine, actually 34 po yan eh. Kaya lang, sa post-harvest niya, diba? Sa mga pandi, ano? So, ito ang nakita kong isang kailangan din ng Pilipinas eh. Itong panggiling ng masin. Itong panggiling ng mga ating mga basura. Kasi eyesore yan eh. Pagka kayo nadada sa mga iba't ibang lugar, nakikita ko yung mga pinagkukuha ng mga tao, mga vendor, ano? So, tatlong taon na yata, ano? Apat na taon, hindi pa nabubulok na ito. So, kaya ako yung nagka-idea ko na gumawa ng masin para dyan sa mga basura. Para ma-convert natin sa organic fertilizer. Na kailangan din ng mga magsasaka natin. Kasi marami nang kuha ngayon eh. Mababawasan natin pag-import ng fertilizer. Imported. So ito kasi mga healthy na ginagawa. Ano, pwede natin ibenta na alimbawa fully organic chrome. So pwede mabili ng mahal. Talagang bibili ng tao lalo't may mga sakit na. Kasi mayroon ako suggestions. Mga parangay, ano? So yung mga tao kasi doon, ultimo yung maliliit na bata, suggestion lang na kung matuturuan sila na mag-segregate. Yung mga bata na yan, hanggang sa lumaki yan, pag nag-asawa ng anak, ituturo sa kanilang anak kung paano mag-segregate, kung paano maging pera. So, suggestion lang po yan kasi alam naman ng DNA yan eh. Para at least from barangay or to dump site, segregated na. Okay. Ito po yung simple na rotary drive, rotary composter, ano? Ito parang version mo ito nung kuna, may mga rotary composter na belt type saka chain type, ano? Ito kasi ginawa akong direct drive. Ang variable na speed ito, 5 speed. Ayun, kung gusto mo ng mabagal na mabagal, ang RPM, ikakambi mo lang ng low speed. So mabagal na mabagal siya mamimili, variable. Ang kuha nito matibay siya, no? Compared sa mga chain type na humihila. Sandali, nalalagot eh. Ganun o yan. Ngayon, transmission na heavy duty, ang humihila dyan, dalawa. Laban. So ito ang kuha nito, stainless. Hindi siya walang corrosion halos kasi ang stainless naman, lifetime yan eh, lalo 304. Kaya lang, ginagamit ko dito, masyadong overkill na yung kuha. Yung 304 or food grade na masyado. So, 202 okay na yun. Para dyan sa basura. Ayan, ito yung drain, ano? So, hindi pa rin ganong... Ali. Sa computer kasi, hindi ako ganon. Yan, ali ka. In case na may bumagyo, nalagad yung mga kuryente, may ilaw yun, mag-operate. At sa pwede rin gamitin sa bahay. May mga 12 volts na special eh. Hindi na kami gumagamit ng mga mamahaling hoister. So, gumagawa na lang kami ng parang andamyo. May gulong. O ito, yung mga lampin ng bata at saka po, ano? Lampin ng mga bata at saka mga babae, ano? Medyo maraming supal eh. Pwedeng gilingin natin. O ito, yung ating water na iliho sa kwan. Sa mga sapa, ano? Pinagmumula ng baha. Eh, ito'y pinagmumula ng baha sa mga sapa natin, ilog, ano, bumabara sa kwan yan eh. Hadlang doon sa pagdaloy ng tubig. So, kung lilipulin natin yan, dudurugin, pwede natin convert ng fertilizer. Mataas ang nitrogen content ito eh. Ayan. So, makikita yung buong buo ko. Maya, no? Para makikita nyo, talagang kaya-kaya gilingin. Actually, hindi ko marunong magsubo yung mga tao nung una eh. Medyo dapat dyan. Wala siyang pano, no? Ito, pwede tayong gumawa ng malalaki nito. Yung mga niloloader na, no? So, ito yung maliit na version lang. Pwede natin customize. Kung mga malalaki na, yung loader na maglo-load dyan. So, ito mga para mga demo unit lang ito for barangay. Ayan.
Ayun, na yung mga kung ano rito, yung mga dayang, yung mga pinagtatabasan dito, pwede ibalik sa lupa yan o gawin niya dagdag sa mga puno natin. Kasi ang DNR ay laging iniisip yung kapakanan ng tao. Eh, pero mo, ang halaman natin eh, kulang na kulang na green. Kaya ang payo ko, para sa akin, green revolution. Paano magkakaroon ng green revolution? Fertilizer. Eh, mahal yung chemical. So, organic. Yung carbon dioxide, di naman pwede hingahin ng tao yan. Di pwede natin, halaman pa rin ang gaganap dyan eh, para kainin yan o inhale nila. So, magkakaroon ng green revolution. Pag napalaganap yan, tinatawag na paggagawa ng organic fertilizer. Yung mga dayaming iba, dayaming, nagbigsis eh. Yung dayami, yung nire-recommend ako sa mga tao, ang dayami, pwede tayong patubo ng maraming mushroom. So, ang mushroom ay napaka-healthy. Pumapatay daw ng mga cancer cells yan. Lalo dyan may mga bukol. So, malakas ang market yan sa Manila eh. Napaka-mahal, 450 yata hanggang 500 per kilo ng oyster. So, pwede ho natin gawin. Medyo pinakita ko na ho kasi mga buko. Kasi yan ang dami namin nakikita ng buko eh. Kaya medyo yan ang naging sample namin eh. Kami nagtatanong, 9-in-1. O, pwedeng pang, yan, nakakapag-powder, ano? Dayami, chopper. Ewan ko lang, may nadog. Ilagay ko, chopper, crusher, grinder, vaporizer. Wigil sa gigito. Bahala na ko yung gagawin. Itong masin na ito, eh, hindi lang pang pasura, pang agriculture. Branches na yan, ano? So, yan kasi, sayang, susunugin natin yan. Eh, dadami na naman yung ating carbon monoxide. Carbon dioxide. So, huwag na nating sunugin. Ibalik na lang natin sa halaman, sa mga gulay, mga ornamental plants. Ayan. Dami-dami sa gumawa ko niyan, sa kalamansi, ano? So, talandan, kung ano. Pwede ko sa basura yan, kung gusto nilang tigain. Kasi meron akong nakita mga model na pinitiga eh. Tapos, after tigain, pinalo na EM. O multi-purpose, pwede yun natin pigain. Kaya lang sa stainless, pamprutas, gulay. Sa basura, bakal na lang. For your info, lahat ng gusto magnegosyo, baka may taga-DE dito, eh, gumawa na rin sila ng juice. Yung mga juice na mga tawag dito, antioxidant na matataas, ano? Medyo marami na may cancer ngayon eh. Yan, puro fruit juices. Ito yung mukha na ito yung inuling, ano? Medyo malabo lang kasi. Yung inuling ko kasi, sabi nung DNR, bawal daw magsunog noong una. Kaya paano kung walang pambili ng LPG? Yung farmer. So, pwedeng gawin uling. Ito, nakukuha yung uling niya, ano? Tinuturo niya at the same time, sinesegregate niya yung powder. Ito yung, kilaw, yung hindi nasunog, uncarbonized. So, kung gagamitin ito, i-apply sa hammer mill. So, magpapara. So, yan, continuous na nasa pagdudurog siya, ano? At the same time, inaalis niya yung hilaw. So, wala nang baklas-baklas yung hammer mill. Kasi mahirap din, may mga gumamit ng hammer mill. May wala pang isang minuto, parado na naman. Tanggal ulit, aalis niya yung para. So, subo ulit. Ito, continuous. Kita niyo, yan, oh. Segregator, sinesegregate niya yung mga undesirables. Ito naman, ito, gagawin briquette. Meron din tayong briquetor. Charcoal briquette, ibang klase. Parang pneumatic eh. Hindi na sinisipa ng tao. Pag diliin mo lang ganon, meron siyang hammer na gumaganon. Mabilis. Ito, kaya 9-in-1, panduro, pang-segregate. So kasi karamihan kasi, sinusulanda ng tao eh. After na madurog, ano? Igurin mo, pagdating na nag-decompose na, bulok na. Nakalump siya, bukol-bukol, ano? Gagawin ng tao, duturugin, susulan rin, ang laking trabaho. Pero dito, halimbawa giniling mo, nagbuo-buo yan, naglump. Subo muna, lalabas dito. So, finished product, wala ka nang hirap, wala ka nang duturugin. Wala ka na isusulandra. So, ito yan. Ito, Chaco Foods. Kasi yung mga pinagtatabasan ng karpintero, tinry namin, mga pinaglagarian, ano? Ayan, natudurog din. At pwede isama sa sa organic. Ayan. Ito, powder na halos to, no? Napapowder niya. Ito,
ito, medyo malalaki. Pero pwede na rin mabulok yan, yan nasa dulo. So, lahat ito na, halimbawa, bumagyo, huwag na natin sunugin yung... huwag na natin sunugin kung hindi taga-DNR, hindi maipindihan yan eh. Pero yung mga taga-DNR, alam nila. Kapatid Tompos, ito yung kinukwento ko madalas doon sa kwan, ano? So, ako yung pinahakot ko yung mga kwan eh, yung mga basura din sa field, ano? Na napabayaan ng mga tao. So, ano, tatlong taon na yata, hindi nabubulok. Pero gabok na siya, kumbaga sa medyo deteriorated na. Ayan, sige, tuloy mo. Pores, ito yung pores, ano yung mga undesirables. Mga plastic na dyan, bumubukod. Ano? Ito naman yung finished product. Pwede na gamitin sa halaman yan eh. So ayan, nasa-segregate, may segregator. At the same time, ginigilin niya. Ay, yung mga plastic ko yan, yung mga tumatalbog niya. Ayan, diba, mga plastic, oh. So wala akong pili ito, kung magkasakuan ay wala nang mas malaki ang matitipid ng mga ating mga mamamayan tungkol sa pagpaproseso ng basura. Kaya 9-in-1. Gumawa ng tsaa dyan. Actually, may napayaman akong Japanese eh, ganyan ang principle. Oo, nabili ng panaba dun sa Sambales, truck. O umaman yung Hapon. Ako hindi umaman. Ito malinis na malinis yung marumi, di ba? So wala na yung mga plastic na yan. Ayan, nakita ko yan, dumi yun, di ba? So may nagtanong ko sa akin yan eh. Ba't ba't sa secret? May mga kamay po ako sa loob. Natawa. Natawa, magpapako na ako. Pero may sekreto ko yan sa loob. Paano pa? Bangkay? Ay, shredder ako, pwede. Para mas mabilis pag dinuro ko kasi, mabilis masunog eh. Kasi bangkayo kasi, inaabot ng daming LPG, ano? Kaya ako yung pag dumadaan sa Quezon City, yung crematorium doon, gusto ko daanan. Yan ang problema, kinukonsensya rin ako, nakaparang patayin, dudurugin pa eh. Pwede duman sa tunnel yun, tunnelize, hindi madidinig ng mga tao. Eh, bago ako mamatay, o tumanda, matanda na rin ako, bago ako mawala, hindi gusto ko pakinabangan ng gobyerno. Ang totoo, hindi ako mayaman. Big time. Kaya lang, mayaman ako tayo sa technology. Kaya sana ako, hindi ako matulong na isubinit ang piligin natin yung sariling atin. Sa agriculture, sa DNR. Meron ako 64 yan eh, invention natin. Hindi ko pa nilalabas. Ano to? Ito, assorted na plastiko, ano? Ito yung mga problema, sabi nga ng taga-DNR, 200 years yata, hindi ako nagkakamali bago mabulok ang plastic. Yan, assorted ko yan, ano, gigilingin natin yan, sama-sama. Alam mo, sounds? Ala. Boss, pwedeng pakilaksan na konti na marinig yung under makina. Okay lang ba? Medyo malakas para may sounds. So, pwede tayong gumiling ng magaspang, adjustable yan, ano? Ito, iba't ibang klaseng plastic, cellophane. Cellophane ako kasi, yan talagang problema ng gobyerno natin, bumabara sa kanya eh. Pero ito, nabibili iba eh. Pero yung mga plastic ko ng mga PET bottles, makakatulong din ho tayo din sa mga basurero na yung 7 load o 8 load na truck na buo. Pag giniling yan, halos 1 load lang. So, doon sa biyahe, ano ba, malayong biyahe, pwede natin na 1 biyahe lang, hindi 8 biyahe. Luwawa, Isabela, o Cabanatuan to Manila, dito sa inyo. Eh kung buo yung PET bottles, 8 biyahe. Eh nga, pag giniling mo, 1 biyahe lang. Tapos ang segregation, hindi ko sabihin, plastic lang, plastic lang. At ito kasi ideal sa plastic to eh. May principle to. Wala yung sistema na parang yung high pressure, pressurized na pagdating mo doon, nasa segregate na kaya pagdating doon. Meron ho tayong bumurahing conveyor lang na may segregate, mabilis. Kasi yung mata ng tao, saka kamay ng tao, mas mabilis mag-segregate eh. Kasi halimbawa, yung mga hospital waste, Hindi, pwede natin segregate yun. Yung mga magnet, maglalagay ako ng electromagnet, ano, kuryente magpapatakbo ron. Pagyari mga plastic, paliliparin natin, may hangin bubuga ron, then magsesegregate yung plastic. Bakal lang naman ang hazard dyan. Kailangan natin dito sa Manila. Opo. We have about 7
9,000 to 9,000 cubic meters. Mm. Yan ang problema ng waste management natin, solid waste management. Apa, apa. Ubus na yung area ng usan ng landfill, no? Mm. Now, if we have a near by place para i-set up yan, mm. Yan pa po pwede na kaya ikaw i-accommodate yung 7,000 o... Meron akong gagawin ako na alam ko na yung gagawin ko. Yung bakalo kasi pwede natin. Yung bakalo kasi una-una, yung mga pasurero, eh parang matanlawin niya. Pag nakita may bakal doon eh, mas kinapako mo rin, hinaan sila eh. So hindi ganun big deal yung mga bakal eh. Doon pala sa basura, wala na yun eh. So yung mga bato, kung bato lang, kaya bilhin mo yung bato eh. Masagin. Yung metal waste, siyempre toxic yan. Oo. Yan pa, hindi. Maluluto pa yan. Hindi, padadaanin mo natin doon sa steam process. Dadaan doon sa isang chamber. Ano pa? Meron sa inyo yung steam process. Pwede ko kayo igawa kasi ala pa ako nagre-request eh. Oh, sige, gagawa po tayo, Mayor. Alam mo kasi may problema tayo sa may patas tayo sa incineration. Apo. So, kailangan, hindi na covered dun sa panang prohibition ng incineration. Mm-hmm. So, very high temperature na kung meron kang waste, kung maaari, zero yan. Apo, kaya po natin yan. Kaya natin, kung ito yung Filipino invention, kaya natin. Kaya natin kompetensyahan yung mga other technologies from other countries. Sakat natin, ibigyan kita ng area. Ah, ano po ba? Magandang kondisyon po yan. Follow dyan. Kasi po, at kaya po natin panindigan yan. Yung pangako ko sa inyo. Yung pan mo is comparable. Apo. To the Western technologies. Apo. Yung German technology yan. Mm. Yung German technology, hindi naman nila, no? Mm. Conventional yan. Apo, apo. Merong pressurized yan. Meron tayong gagawin, napag-aralan ko na po yan, meron tayong gagawin na simple lang, matipid, ano, pagdaan ng pasura doon. Kasi ang bakterya, nabubuhay yan, pinakamatibay na bakterya, no? 126 yata, kung di ako nagkakamay, kasi may 100 degree centigrade, may nabubuhay pa eh. Pero may mga bakterya na pagdating na 126, lahat ng bakterya patay. Hospital waste, patay lahat yun. Ang totoo, hindi ako mayaman. Big time, kaya lang eh. Mayaman ako tayo sa technology, kaya sana ako, hindi ako matulong. Na isubihin na iligin natin yung sariling atin. Sa agriculture, sa DNR. Meron ako 64 yan eh, invention natin. Na hindi ko pa nilalabas.